July 27, 2019, na maganap ang napakalakas at mapaminsalang lindol. Maraming kabahayan at kabuhayan ang winasak nito. Sumira ng napakaraming tahanan ang trahedya. Ngunit ang mga ibatan ay sadyang hindi nagpapagupo sa anumang hamong kanilang kinakaharap. Recovery phase na kami, but initially, mga structures din sa bukid, like yung mga rubble walls, yung mga ibang na-damage, may mga partial damage, may mga total damage, I think that's 295 yung totally damaged na household. Kagaya ng nabanggit ni Mayor De Sagon, may mga buhay na nasawi dahil sa lindol. Subalit sa gitna ng trahedyang ito, isang miracle story ang nabuo sa Itbayat Island. Sinong mag-aakala na ang pagkawala ng kuryente ay magliligtas sa buhay ng isang tao? Ito ang kwento ng isang senior lineman sa Batanelco. Halos mapulbos ang bahay ni Ginoong Ramon Castillo sa kasagsagan ng lindol na tumama sa kanila noong nakarang taon. Tanging ang pong may kapal na lamang ang makasasagot kung paanong himalang nakaligtas ang lineman sa tiyak na kapahamakan. Noong July 27, naka-duty po ako ng gabi. Meron kasi akong interruption noon, may brownout eh. Pabalik na po ako dito. Papasok na sana ako dito. Tapos, nalalako yung cellphone ko na nalimutan ko doon sa CNPC. Tapos, naalala ko siya, binalikan ko naman sa CNPC. Kinuha ko na yung cellphone, tapos papunta po ako dito. Pabalik na sanang patulog eh. Yun, nangyari na po yung lindol. Unlad, Pilipinas.